O ngayon nak, basahin mo nga uli kung alam mo na ang tamang pagbasa niyan. Nay, tama ba yung pagkabasa mo? Bakit magkaiba sa itinuro sa amin ni teacher? Ha? Eh, bakit anong pagkaturo ni teacher? Eh, di hamak naman na mas magaling siya. Kasi, kapag nagpapabasa sa amin si ma'am, pantig-pantig. Kaya yun ang sinunod ko. Nak, oo nga, pantig-pantig ang pagbasa. Pero hindi lahat ng salita ay pantig-pantig. Depende yun sa word. Ah, ganun pala yun, Nay. Eh, alam mo ba sa English kung ano ang pantig? Nakalimutan ko na. Alam mo kasi, simula nang ipinanganak kita, naging makalimutin na ang nanay mo. Ikaw, alam mo ba? Siyempre, Nay. Alam ko yan. Natandaan ko ang spelling nun eh. S-Y-L-L-A-B-L-E Silable. Silable. Ay, naku nak. Mali ka na naman sa pagkabasa. Bakit? Ano ba ito basahin, Nay? Diba, silable, tama naman ako. Silable yan basahin. O, ikaw nga, silable. O, tandaan mo ha. Okay, Nay. Tatandaan ko po. O, sige. Ngayon, basahin mo ang tatlong pangungusap na binasa mo na puro may mali. Ulit na naman. Wag na, Nay. Alam ko na yun. O, sige nga. Para kapag pinabasa ka uli sa susunod ni teacher, alam mo na kung paano basahin ng tama. Kulit naman ni Nanay. Sabi ngang alam ko na yan. O, pakinggan mo. The heart is red. The oval is orange. The square is green. O, diba? Sabi ko sa'yo, natandaan ko na eh. Very good, Nak. Natandaan mo na. E ngayon, tanungin naman kita. Ano naman ang tawag doon sa tatlong binasa mo sa heart, oval, at square? Ang simple naman ng tanong mo, Nay. At alam ko yan. At sinisigurado ko sa'yo ngayon na tama na ang sagot ko. Eh, anong sagot mo? Ang tawag sa kanilang tatlo ay Chapes. Bakit Chapes? Diba kasasabi ko lang na hindi lahat ng word ay kailangan pantig-pantig? Ay. Oo, alam ko, Nay. Kapag isa, Shopee ang tawag dyan. Kasi sabi ni teacher, kapag dalawa o higit pa, may S na yan. Kaya nagiging Shopee's. O diba? Bakit Shopee's na naman? Eh, alangan ano naman ang pagbasa dyan. Alangan namang shapes. Mayroong E bago ang S. Puro ka na lang kalukuhan. Ang tamang sagot dyan, shit. Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo.